Hindi, ganyan pa rin yun. Ganyan pa ba? Pa pa rin yun. Nabili tayo ng Blue Marlin Belle. Awa ng diesel, may inabot pa kahit na mga panilong. Kaya rin masarap pa rin Royal. Tawagin, first class. Ano kaya? Hindi kayo ito first class na bayan? Second class. Second class. Magkano kayo ng pagkakayaan? 360 na lang po. 360. Ang first class, magkano kayo lang? 380. Inagay lang pala naman ang depolisya. Ayun. Yan, dito ako lagi nabili mga kabayan. Ng mga Blue Marlin. Sisigang ko yung mga may butong yan. Ha, sikang. O naman bahala mong gumayat ng ayon sa aking araw. Ayan, hindi naririn na tayo so saysay at hugas ako na rin aking nabiling anaw. Royal na Blue Marlin, ang first class, mga kabayan, may trick na ano, inabot pa tayong belly. Ayan, ako yun ang pinakamasarap at pinakapaborito kong parte ng Blue Marlin. Kamahalan din ang kilo niya, may kita nyo naman kanina doon sa ating umamalingkay, doon sa New Public Market, di magahaw. Tunay kayo naman, parang namang ano naman, ginto din naman niya kung tutuusin. Anyway, agawan din yan ay tunay. Kaya yan na lang inabot ko. Isip ko ako nabili at marami akong maabutan eh. Isang slab agad niya ng aking binibili. At talagang mo kahit mapa, tambak yan doon sa frigider eh. Sa freezer eh. Hindi naman basta nakaano din niya. At talagang napakasarap pa day. Kahit yan eh napoprocess ang ating Blue Marlin belling iyan. Di siyempre, yung ilang piraso di ating ano, isisigang o isasay kung ano mang masarap na luto na ginagawa ko din. At yung iba, yung mga mismong belly, ay di ating piprita o nung masarap at nung may mapulutan sa kumbaya. Yaw, hindi baga hawa. Ito yung bagay at sure. No? Sabi ko sa inyo, yan yung talagang gintong-ginto yan sa palingkay. Talaga namang daming nabili niya. No? Siyempre, yung talaga namang may kasarapan niya ang Blue Marlin Belly ng papagayang. Ito niya baga ang tsura. Baga saan eh, alam mo baga sa beef ay yan eh, yung mga Kobe beef, yan, yung mga malalambot. Lagi, napakasarap. Ngayon, yung ating napatigis na rin at natimplahan na yung ating Blue Marlin Belly. Ngayon, tayo magpiprito na at nangyay mapahayo na doon sa habag ng barikan. Nakita ng karikit na mantika at saka nilagyan din natin ng butter na hindi masunog agad ng ating butter. Ayun, dito yan. Habang yun ay nagme-melt na papagayaan. Aba, masarap ng masarap ang ating ano, mangyayari din yung istorya sa ating Blue Marlin Belling iyan. Masayang, masayang butter na yan. Mapugnaw na din yan. Ayun, mga kapayat. Palabas ng sarap niya. Yan, bakal. Tunay kayang. Yan ah. Inihang plus na nga. Balitin yung plahang ulangin mga kabayan ng salt and pepper. Tsaka oyster sauce. At binabadlaan natin. Binarinig natin ng mga sa 2 oras. Ayun. Ayun. Yung kabayan. Ako talaga yung nag-aanyaya. Agad ang sarap. Ayun ang isa sa pinakamasarap naman luto niyan eh. Yung Blue Marlin Belling din, parang steak lang ang style. Pipirito mo lang sa butter at ibigay. Simple, simple, mga kabayan. Blue Marlin Belling yan. Eh, Royal, di ba ka, yan ang first class kong tawagin. Yan lamang lagi ang binibili ko. Hindi ako nabili nung second class. Yan. Dahil yan ang pinakamasarap talaga. Yung Blue Marlin Belling yan. Yung first class o Royal. Saus. Talaga namang ano. Ika kayo makakasinsay sa palingkay. Makakasumpong kayo niya mga gayang isda. Blue Marlin na gayaan. Ako, ay, subukan niya mga kabayan. Talaga namang creamy, creamy. Pagka kinakain mo na ay talaga napakasarap sa bibig ng flavor niya. Tapos yung texture ng laman. Hindi siya maya pa. Basta yun, napakasarap. Hindi mo maipaliwanag yung sarap na yun. Eh. Talaga naman unang-unang matimusan ko yan. Ito sa aking, ano, yung paring Daddy Alvin Katapang. Ay, nako, eh. Talaga naman ako yung nawili niya sa pagbili ng isdang iyan.
Kaya minsan pag nakakapunta ng new public market at wala akong inabutang ganyan, ako yung dismayado. Dahil talagang napakasarap niyan. May presyo din kahit, pero sulit naman ho yung ibabayad diyan sa pagbili ng isdang yaan. At sadyang napakasarap. Kahit saka hindi naman itong napakatagal ding lutuin yan. At huwag lang hindi masir mo yung mga labas niyan, ay tunay na panalo na. Napakasarap sa bibig. Tapos nga may mga butter pang papagayaan, ay di lalo nang malinamnam, lalo nang masarap. Ay, lalo din siyempre, pag napalatag dun sa hapag ng barikada, ay di bagaw, palakpak ang kainuman, na ba naman? Di baga, ikasarap niyan. Kahit anong inumin nyo diyan, sasarap ang barikada. Mga beer, mga Jane, ito na yung panalo yan. Mga hard, mga brandy o whiskey, panalo yan. May iba pa rin ako mga ginagawang luto diyan, yung aking mga sinisisling, may mga sahog na mga sweet onion, mga bell pepper, carrots, mga onion leeks na yan. Kinukubes lang natin yan. Yun. The best yan para sa akin. Yung Blue Marlin Deling yan, mga kabayan. At ang sarap na pang ulam, napakasarap lalong pulutan. Ano bagaya ka yung ang ulpaw, hindi na. Boy, ano na, takam na di yan. Ano so, panalo yan, mga kabayan, sabi ko sa inyo. Tunay ka naman. Uy, naiinip na di yan sa padali mo yung sarbuit, ha. Ito talaga namang ano. Na, pupulutanin pa kung hindi na. Iprito na lang na ipiprito ang papagayan. Naman na yung sarboyit eh. Ha? Muna yan. At lang yan eh. Mapayan. Doon sa pag na yan. Barikan. At lang yan eh. Yaw! Lumayas mo yung thumbs up dahin. Tapos marasipaw. Tawari. Patay ng paw. Yaw! Yaw! Ayos na. Ibigag ako mga kabayan. Hangon yan, hangon na. Lagyan na yan din sa platong iyan at nang siyang-sya na. Tunay kayo. Talaga ako ini-excite na maigi. Yan, kailangan ko yung isa at yung sagay-igi. Maalaman din natin kung ano bang epekto naman pagka na-overcook. Ay talagang wala din. Sabi ko sa inyo, eh, hindi naya pa yung Blue Marlin Deli. Nakasagpay, Libra, Jane. Oh, sarap naman ang pulutang kahit na din ang binabare kay di baga ako siya. Salamat sa inyong panonood mga kabayan. Okay niyo pa rin natin mga susunod na videos. God bless!